It's ngernTV! Hello mga katropa! Ayos ba tayo dyan? Ako, ayos lang ako dito sa San Diego. Eto, uumpisahan ko na yung pagko-convert ng aking bass guitar into a headless guitar. Tara, samahan niyo ako! So, eto, kinakalas ko na itong aking bass guitar. Okay, so ngayon naman, paghihiwalay na natin ang body doon sa neck. Teka. Tanungin niyo, gusto mo ba si Sara Duterte? Oh. Okay, so mga katropa, no, eto, bumili ako nitong steel wool na eto yung grade niya, 00000 super fine. Okay? At sa tingin ko ito ang pinakamagandang gamitin para sa paglilinis ng gitara. Subukan natin itong side na to, no. Kita niyo ang dumi, no. Lilinisin ko. No, sandali lang, tanggal kaagad eh. No, kita niyo kagad ang diferensya. Teka, bibitawan ko lang tong camera, ang hirap mag-video. Okay, so kita niyo na, malinis na siya. Saka makinis. Oh, ito dumi. Okay, continuing. Pinalitan ko lang sandali ng sapin yung tablecloth ko para kasi nadudumihan. So, continue lang po tayo sa paglilinis nitong neck using our super fine steel wool. Good morning mga katropa. So update lang po dito sa aking bagong project. Ito na po ang nagawa ko, no, na isis ko na itong aking neck. Okay, and naputulan ko siya nito. Yan. So naputulan ko na yung kanyang head. Okay? At ngayon ay tatakpan ko naman itong butas na to. Pasensya na kayo, hindi ko na naipakita yung whole process kung anong ginawa ko. Pero basically,
ang ginawa ko lang ay inisis ko ng inisis. Okay, pinutol ko to, kinuwartihan ko, tapos isis. Isis lang ng isis. At makikita niyo naman, oh, malinis na siya. Medyo mukhang kailangan ng bagong taint para magkakulay. O maring baka hindi na, baka lagyan ko na lang siya ng shellac. Okay, pero ito marami pa akong gagawin dito. Okidoki. Ito na mga tropa. Ito na. Natakpan po na yung butas. Oh, nakita niya. Ito. So basically, ang ginawa ko lang, bumili ako ng dowel. Tapos, itinama ko yung sukat ng dowel doon sa butas. Tapos, sinuot ko at dinikit ko. Yeah, see? So, ito yung likod. Ito yung harap. It's the best I could make of it kasi itong kahoy na to, ano na ito eh, meron ng tint or taint. May kulay na eh, kaya hindi ko maipareho yung kulay. Ayan. So next, ikakabit ko na yung mga kabitan ng strings dito. At inihintay ko pa rin yung isang part, yung bridge, inihintay ko pa rin. So, here we go. Nabali. Ah! Okay mga katropa, so yung tornilyo na nilagay ko nabali. So kailangan kong gumawa ng bagong butas. Kailangan ko i-realign ngayon itong mga butas na to. Most likely itong isang to kailangan ko ilipat. Okay, so let's continue. So hindi maganda yung sinupply nila na screws na kasama ng mga nuts, madaling mabali. So, pagtsatsagaan ko na lang, make sure na hindi ko mababali yung screws. Okay, continuing. Alright, mga katropa. So, gumawa uli ako nitong bagong hook na ganito na binutasan ko ng malaki. Ayan, oh, para pumasok yung base, yung pinakamalaking base string. So, kakabit na natin. Okay mga katropa, so naikabit ko na yung una kong nut.
Ayan. Tatlo na lang. Paano kung nagkakabit kayo ng ganitong klaseng nut, ano, ang suggestion ko, i-screw nyo muna yung screw. Checkin nyo muna kung yung screw papasok o hindi mahigpit. Di katulad nung nangyari dun sa akin nung una, itinurnilyo ko kagad siya, tapos naging mahigpit. Nung humigpit, pinilit kong higpitan pa uli ng gusto, ayun, naputol yung screw. Kaya word of caution lang, mga ito. Number 2. Moving on. Nakabali na naman ako ng screw, mga katropa. Kailangan ko na naman ng quick repair. Pero dahil nangyari na sa akin to, alam ko na kung ano ang gagawin ko. One more to go. Okay, mga katropa.
Oops. Ito. Okay, so eto na. See na? Kita nyo na. Naikabit ko na. Hindi patay, pero ayos lang. Kasi kailangan naman talaga yan, staggered. Okay, mga tropa. So, ayan na, nakakabit na yung mga nuts niya. Medyo hindi ko na-align ng maayos. Pero ayos lang kasi, ano naman yan eh. Designed para staggered. So, ayan na po. So, mga tropa, nandito po tayo sa Home Depot. Katatapos lang nating mamili ng mga kailangan nating mga pang-repair para maatapos ang ating gitara. So, ito po yung mga pinamili natin. Bumili tayo nitong polyurethane. Okay, napili kong gamitin to kasi mas durable to kaysa doon sa shellac o kaya yung lacquer. Okay, so ito ang gagamitin natin para pagandahin ang ating gitara. All right, let's go. Don't forget to click on the notification bell. Thank you again for watching. Please support our channel by liking, subscribing now. It's free. Yeah, mga katropa, hanggang dito na lang. Like, share, and subscribe. Thank you!